Hey guys, ito yung bagong labas ngayon ng Infinix na mid-range king na under 10K na mayroong 120Hz refresh rate, na may gaming processor na Dimensity 6080, naka 108 rear camera, may ultra settings sa mga games katulad na lang nitong Mobile Legends, naka 5000mAh battery din ito at 45W bypass mode. Okay, huwag na natin patagalin pa. I-unbox na rin natin itong Infinix Note 35G. Dito, sa loob ng box, makikita natin yung phone. Pero mamaya natin ito papakita. At makikita natin dito na mayroong SIM ejector tool. Andito yung documents. At ito yung nagustuhan ko dito sa Infinix Note 35G. Mayroong tempered glass na kasama. Mayroon ding magandang case inspired by Mobile Legends. Ayan. Yung charging brick natin. At panglast, yung Type-C cable. Okay, dito na tayo sa Infinix Note 35G. Dito sa phone natin. I-set up na rin natin para makita natin yung itsura ng phone na to or yung UI. Okay guys, ito na nga pala yung itsura ng phone natin dito sa front. Naka-punch hole display na to. At ito yung likod ng phone natin. Napaka-simple. Okay, balik na ulit tayo sa bahay. Baka mapagalitan pa tayo. Mapalo pa tayo eh. At ito nga pala yung sa side ng phone natin. Andito yung SIM tray. Dito sa bottom, andito yung jack, mic, USB-C port, and yung speaker natin. Sa kabilang side, andito nga pala yung volume rocker and yung fingerprint scanner ng phone natin. Dito sa top, andito yung sound by JBL. So, dalawa yung speaker dito sa Infinix Note 35G. At ito naman yung sa likod ng phone natin. Medyo malaki yung camera module pero hindi naman dun nasusukat. Bago tayo pumunta dun sa specs, pakita ko na sa inyo yung mga features ng phone natin. Unahin na natin yung fingerprint. At responsive naman yung fingerprint scanner ng phone natin. Wala naman tayong problema dito. Kahit simpleng tap mo lang, gagana kagad siya. At kung napansin nyo kanina, yung nits brightness nung phone, naka-high brightness na nga pala yun, so kitang-kita naman. At ito yung sa indoor, sobrang linaw guys kapag nasa indoor naman. And yung sa outdoor kanina, sakto lang naman, nakikita pa rin naman siya. Ito yung sa speaker, naka-full volume na to. Sa speaker ng Infinix Note 35G, okay naman siya, malakas, hindi rin sabog. At dual speaker nga rin pala to, I forgot to mention. Siguro konting adjust lang dun sa settings ng audio para mas maging malakas pa yung sounds nito. Ito na yung pinakihihintay, yung AnTuTu benchmark ng Infinix Note 35G. Ang naging score nga nito ay 371,000. Kaya ding umabot ng hanggang 380K. Sa pag-browse at scroll dito sa phone natin, smooth naman siya. Hindi siya tumitigil or hindi siya nagpipreeze at lumalabas agad yung mga images. By the way, naka 120Hz refresh rate nga pala yung settings dito para makita natin kung smooth yung pag-scroll dito sa phone. Sa display ng phone natin, naka 6.78 FHD+ 120Hz refresh rate at certified TUV Rayland din ito. At dito, pwede nyo baguhin yung refresh rate sa settings. Makikita natin na merong 120, 90 at 60Hz at saka yung auto. Supported din ito ng Widevine L1, kaya pwede kayong manood sa Netflix ng hanggang 1080p. At kung mahil kayo mag-YouTube, malino naman siya at clear. At kaya din mag-play ng hanggang 2K resolution. O nga pala, supported nga rin pala ito ng HDR10 para sa mas magandang kulay at good viewing experience. Sa processor na ginamit, Dimensity 6080 5G. At sa GPU na ginamit dito, Mali G57 MC2. Para sa gaming experience, okay na okay dito maglaro. Wala naman ako nagiging problema. At nagtry nga ako ng mga games dito katulad na lang nitong CarX Street. Kasi dito makikita natin kung okay bang laruin itong CarX Street dito sa phone. Kasi grabe yung resolution nito. Mas mataas pa kesa sa Asphalt 9. Kaya sa mga ganitong games katulad nitong CarX Street, hindi kakayanin yung mababang processor. Pero dito sa Infinix Note 35G, kayang-kaya itong CarX Street. Parang the same lang dito guys dun sa GTA. Yun nga lang, tao yung nandun, ito naman ay kotse. Though, merong konting frame drop pero nabalik naman ulit sa normal. Hindi maiwasan kasi medyo mababa yung GPU na ginamit dito.
Ilaro din natin yung Mobile Legends, naka-super yung refresh rate at naka-high yung graphics. Kayo na rin bahala kung kaya nyong mag-ultra dito, pero marami akong nababasa na hindi to pwede pagsabayin yung ultra settings. Siguro dito sa Infinix Note 35G, ang magiging problema nyo na lang is yung internet connection kung hindi siya stable. Yun lang talaga. Yung tipong nasa clash kayo and then magre-red ping, so yun lang magiging problema natin, lalo na kung nakadito kayo. Pero kung stable naman, eh wala namang problema dito kapag maglalaro kayo ng Mobile Legends. Lalo na kung naka-PLTT kayo or fiber, yun, magiging okay paglaro nyo dito. Okay, dito naman tayo guys sa storage at meron nga pala itong dalawang variant na 256 at 128 at expandable memory. Meron din itong Mem Fusion. Kung mahilig kayo mag-multitask, ilagay nyo sa 8GB para hindi kayo magproblema or mag-lag kapag nag-multitask kayo. Dito naman tayo sa camera ng Infinix Note 35G at ito yung camera module niya. Naka 108 rear camera at ISOCELL HM6 ang kinamit dito. Meron ding 2MP depth sensor at AI camera. Okay, dito naman sa unahan, naka 16MP yung front camera at a punctual display na rin pala tong phone natin. Paitaan na rin sa inyo yung mga video and sample shots ng Infinix Note 35G. Kayo na lang bahala mong husga kung ano masasabi nyo dito sa picture quality and video ng phone na to. Okay, camera 30 fps. At ang operating system na ginamit dito ay Android 13 at XOS 13. Meron nga pala siyang mga update dito sa Infinix Note 35G. Mas maganda kung meron kayo makikita ang update, i-update nyo na kagad para ma-optimize at maging maganda yung performance nyo dito. Sa battery naman guys, naka 5000 mAh battery at 45 watts all around fast charge. Meron ding bypass charge kung maglalaro kayo tapos nag-charge, hindi ganun mag-iinit yung phone nyo. Then meron ding itong Intelligent Power EIQ. Sa ganitong features, sa pagkakaalam ko sa buong gabi, hindi agad ito mapupul and paggising nyo sa umaga, sakalang siya magpupul charge. Masasabi ko dito sa phone na to, overall, hindi masasayang yung pera mo. Bukod sa sobrang mura nito na under 10k, bihira ka rin makakita ng ganitong specs sa ganitong price. Kagandahan din sa ganitong phone, magaan siya, manipis din at madaling hawakan. Hindi rin glossy ang ginamit nila dito kaya wala masyadong fingerprint na makikita dito. Alam nyo rin ba guys na NBCM coating ang ginamit din dito sa wax cover para mas maging matibay yung phone natin. Sa ganitong presyo, bihira ka rin makaita ng ganitong processor na kaya yung mga ultra settings. Katulad na lang dun sa Car X, hindi siya naglalag, hindi rin nagkakamera ng frame drop. Meron man pero konti lang at kayang-kaya yung mga high graphics na settings. Pagdating sa camera, wala naman akong masasabi dito. Goods naman siya pang video and pang picture. Pero hindi lang ganun kaganda yung sa low light condition nito, lalo na pag gumamit kayo ng super night mode.
Ito naman yung mga nagustuhan ko dito at hindi ko nagustuhan dito sa phone na to. Unahin na natin yung nagustuhan ko dito sa phone natin. Siyempre, merong 120Hz refresh rate. Okay na rin naman yung ginamit na processor dito. At merong bypass mode. May magandang speaker, lalo na sinamahan pa nito ng JBL. At pang last na nagustuhan ko dito ay yung camera nito. Ito lang naman talaga yung di ko nagustuhan ko dito sa phone na to. Ang dami pa rin bloatware. Yun lang. Sayang lang din kasi sa space kasi kung pwedeng ma-install eh madadagdagan pa yung storage natin. Diba? Kayo guys, anong masasabi nyo dito sa Infinix Note 35G? Goods na ba to para sa presyong 10,000 pesos? Or meron pang mas better para sa ganitong price? Okay, hanggang dito na nga lang for more unboxing and game test. Please like, share, and subscribe and click the bell button para lagi kayong updated. Peace! Bye!